Yan, so mayroon tayong bisita ngayon dito. So mamaya na natin, akitin niyo yung interview natin sa taas. Sino ba yung mga yan? Ayan, no? Mga dating estudyante. Si, okay dyan, si... Sino ko nga? Ayan, si Linya yan, tsaka si Mac, mga dati ko yung estudyante. Ito naman yung mga estudyante ko ngayon, ayan, hindi marunong magyaya. Dito kami sa kantin ng isang gusali na pupuntahan ko. Sana nandyan yung interviewin natin. So, yun. So, iwanan ko muna yung mga kumakain dito. Okay lang ba yan? Okay lang ba? Pwede ko pa yung iwanan? Pagkat muna tayo. Yan si Ate Carmen. Kaway ka, Ate Carmen. Yan. So, yun mo yung mga bata, oh. Saan pangalan nyo? Yan. So, iwanan ko muna sila. Dito muna tayo. Akit tayo sa taas. Yan. So, nasa taas yung... Akitin natin yung ano, interview natin sa taas. Yan. So, sana nandyan siya. So, hingi tayo niyang advice sa kanya. Kung ano nangyari, kung bakit nagkaganon siya. So, nandito sa second floor. Yan. So, nandito po si ma'am. Sino ba yung ma'am na yan? Dumaan. Yan. Okay, ito po yung kwarto. Ito po yung first niya. Ito po natin siya usapin. Interview po natin si ma'am. Ayan po si ma'am. Si ma'am Christine. Yan, may kasama po siya si Sir Lito. Sir Lito Kaway. Yun, no? Ay, Mr. Bruce. Mr. Ano? Yan, oh. Ms. Christine. Sumunod din si... Ayan, sumunod sila, oh. Yan sila. Balik sila dito. Kilala nila yung teacher na interview natin. Yan, si Ms. Christine. Yan, si Ms. Christine. Hi! Oh, my God. Oh, ma'am, okay ka lang ba? May interview? Okay lang. Yan, so... isang malupit na advice dyan, ma'am. Sir, ang pangit ko dyan. Pangit ba? Hindi naman. Okay lang yan. Yung magkikinig naman sa atin, yung mga... makaka... Sir, hindi ako ready. Ayos lang yan, walang problema. Di ba? Sabi nga nila, on the way lahat. Yan, so yung tatanong ko lang, ma'am, di ba? Sabi nga nila, ano? Ano yun po? Madilim ba? So, buksan natin yung ano natin, ma'am, sandali ha. Buksan natin yung... yan nakaharang kasi... Sir, hindi ako nakikita. Hindi ka ba nakikita? Opo, sir. Parang against the light. Against the light. So, palitan natin. Lipat tayo ng pwede. So, yan, no? Kita ka na ba, ma'am? Kitang-kita na ako, sir. Maganda ako. So, sir, iwanan mo na kita dyan, ha? Sandali lang. Interview lang natin. Sabi, ma'am... Sabi, ma'am, ano? Anong pagkain niyo? Nagbiyaya ako. Ayan, may isang pong teacher na pumasok. Ayan, pangalan po niya si Miss... Kasa ka na, ma'am? Ayan, si Miss Rochelle. Ayan, may biyaya daw si Miss Rochelle. Ano ba yan? Oh my God, coach! Ang galing kay doktor! Anong biyaya yan, Miss? Patingin niya, ano yan? Ay, wow, ganda. Wow, ganda ng biyaya mo. Sino naman dyan? Nakikita ang dede ko. Ay, grabe. Talagang kailangan ipagsigawan siya. Ayan, Miss Tin. Ayan na. Pwede na natin simulan yung interview ko, ha? Yes po. Ang ganda ko din, sir. Ayan, so... Ba't ganun? So, sabi po nila, nagkasakit po. Ang tawag po dun sa sakit ninyo, ma'am? Sana backpack. Chronic kidney disease. Ano ba yun? Sana pa backpack. So, ano pong nangyayari sa ganung karamdaman? Sir, ang ganda ko dyan. Ma'am, yung tanong, ma'am, ulitin natin. Ay, ano, sir? Ano po bang... Ano ba yung tanong, sir? Ano ba yung, ano bang klaseng, ano ba nararamdaman mo nung sakit na yan? Yung symptoms, sir. Uh-huh. Yung symptoms kasi nung, sir, mararamdaman mo pag end stage na, pag stage 5 na. Ba? Hindi na magagamot. Magagamot na lang siya ng dialysis at saka transplant. Bakit naman po umabot sa ganyang sitwasyon, ma'am? Kasi po, sir, sa ano, hypertension, complications. Complications, hypertension. Pero, ang sabi, sa kidney ka daw na inoperahan o ginamot. Opo. Yan, so, bakit gano'n, hypertension na uwi sa kidney? Kasi, sir, ano, yung hypertension ko, 2015 po siya. So, nag-maintenance na ako ng gamot para sa hypertension, 2015 pa lang. Mm-hmm. Kaya lang, sir, 2016, tinigil ko yun. Kasi, ang thinking ko, masisira yung kidney ko, kakainin ng gamot. Tapos yun pala, mas nasira siya kasi mas naging mabilis yung daloy ng dugo ko. So, high blood pressure. Yung pressure ng dugo ko, mas mabilis dahil hindi na ako umiinom ng gamot.
So, yung kidney ko, yung trabaho niya na dapat mabagal lang, yung tama lang, bumilis yung paglinis niya ng dugo ko. Kasi nga, high blood ako siya. Okay, ma'am. Yan, so, kung sakali man, ano, ma'am, ano pwede niyong pinakamalupit na pwede niyong may bigay na advice sa mga sa inaabot ng katulad ng sakit mo, ano pwede mong maibigay na advice sa kanila kung sakali man para hindi na sapitin yung ganyang sitwasyon mo? Ay, sir. Inom na kayo ng maraming water lang kailangan. So, ba't umabot sa ganyan? Hindi ka ba umiinom ng tubig? Ay, hindi po umiinom ng tubig, sir. Hindi ako madalas umiinom. So, yun po yung pinakamagandang advice, uminom ng tubig. Seryoso pala yun. Gala ko nagjo-joke lang doon. May pambamba po kayo. Yeah, so may mga, ayan po yung mga estudyante ni ma'am na, ayan, na bumalik uli, pero dapat namuwi na sila. So yun lang po yung ma-advise nyo sa kanila. May iba pa po ba kayong maidadag na bukod sa pakinom ng tubig? Iwasan ng mga fast food, yung mga may preservative, sir ako din. Saka yung mga maaalat, yung mga pancit kanto. Ayan, dumating na po yung maniningil ng ano? Utang. Yan. So, yun po pala yung mga dapat iwasan ninyo para hindi nyo sa tapos, follow nyo ako sa IG. Yan. Greeny Christine. Bakit may IG ka? Okay. So, hanggang doon po yung ating ano. Sana napanood nyo yung interview natin kay Ma'am Christine. Yes. Roll down. Ano sa Facebook. Yan. So, yun po. Gandahan natin ng konti yung itsura natin para bakit medyo guwapo naman. Bakit nauubos ang buhok? So, yan. So, ganun din po. Hanggang dito na lang tayo. Sana pati sa akin, i-subscribe din ninyo, no? Papanood yung aking YouTube channel. At po si Kuya Fern. At yung kasama ko dito, si Ms. Rochelle. Ayan na. So, maraming salamat po. Sa susunod na ulit, no? Delikado po. Bye-bye! Ayan muli. Yan. Nandito na kami ulit. So, sama ko lang si Ms. Tin. Pupuntahan daw siya. So mamaya ipapakita namin yung ilang mga ng tao doon, mga gamot mo na iniinom. Sana doon sa mga may puso naman dyan, baka gusto naman yung makatulong sa kakulangan ng pangangailangan. So pwede po natin tulungan si Miss Teen. So yan po. So dito muna po hanggang dito. Mamaya na natin titingnan yung gamot niya. Yan, nandito na po si Miss Teen sa loob ng ano, faculty niya. So, tingnan natin yung sinasabi niya, mga gamot na ginagamit niya para gumaling siya. So, yan, si Miss Tin. Yan, busy si Miss Tin niya yan. May ginagawa siya. Nag-check siya ng test paper niya. Kasi, katatapos lang ng exam nila. So, ito po yung mga gamot na iniinom niya. Tingnan niyo. So, tatlong klase yan. So, may mga time pala, no? May mga oras. So, anong oras to isa? 6 p.m. yung isa. Yung isa, ano? Ayan, 1 p.m. Tapos yung isa ay, ano yan, 9 a.m. So, kanya-kanyang oras pala ang pag-inom. Hindi, yan. So, yung isa pang ginagamit niya para ilagay yung mga iba pang klase ng gamot na dapat i-take niya sa kanyang karamdaman ay medyo hindi niya nadala ngayon. So, mamaya. Yung tawag doon, Miss Tin? Ano yun, sir? Ipowitin. Para sa papataas ng hemoglobin. Ipowitin? Okay. Injection din, sir. Ah, injection po yun. So, kinakabit nyo yan. Ano yun? Binabondin? Ano yun, sir? 3 times a week. Okay. 3 times a week. So, yan po yung kanyang iniinom, di ba? Ang hirap ng buhay ng maggagamot. So, sa advice niya, sana ay may natutunan kayo. So, hanggang dito muna po ang ating vlog. So, subscribe po sa channel ko, Kuya Porn. Salamat.